Hello, good morning. Magandang araw sa lahat. Ito po si Andy Rabino TV Tech. Ay, meron naman tayong gagawin, simpleng gawain lang itong ating hair planer. Umusok daw. Kaya tingnan natin kung kaya nating magawa ito. Simpleng bagay pero mahirap gawin dahil bago lang sa ating paningin. So, bago ang lahat, shout out muna tayo sa ating mga kaibigan, kakilala, kaklase, kamag-anak at ating mga ka-YouTubers, sa mga tech vloggers, electronics technician, shout out sa inyong lahat. Magandang araw, sit back, relax and enjoy viewing. This is Andy Rabino TV Teaching. God bless sa inyong lahat at masayang panonood. Okay? So, ang gagawin natin ngayon ay check natin itong ating gagawin na hair planer. May pangalan po siya na Sumar. Art number is in 823. Autobots na po siya. Power 80 watts made in Chuang Chuang. Okay. Siya nga pala, kung bago pa lang kayo sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na at pindutin yung all sa notification bell at magiging updated kayo sa aking mga uploads. At special shout out sa may-ari nitong aking gagawin, yung aking best friend, classmate na nagkatuluyan, yung sabi nila, yung pagmamahal minsan ay my forever. Yeah, shout out classmate Richie Nalika and Rosello Dongguines, Mr. and Mrs. Dongguines ng Libas, Roja City. Salamat sa inyong tiwala sa aking kakayahan na paggawa sa inyong mga gamit at yon. Salamat sa discount sa iyong panindang masarap na tilapia. Okay, so titingnan natin ngayon itong ating gagawin. Check muna natin ito, linisin para sa ating kontak sa ating tester. Okay, check natin, kita ba. Okay, tingnan natin kung makikita siya. Yan o. Kita ba? Ayan. Pasensya na kung hindi makita ha. Yan o. Kung ganito siya. Oh, kita rin. Okay. So, wala. Wala siyang. Okay. Kasi electronic ito eh. So, electronic sa operation switch ito. Ito meron siyang button na magsisilik ka ng temperature niya na from 160 degrees Celsius to 180 degrees up to 220 degrees Celsius. So, ang gagawin natin dito ay bubuksan. Ipakita ko sa inyo kung paano mabuksan. Walang screw. Meron siyang secret dito. Ayan o. Merong nakalubog-lubog. So, nandyan yung kanyang clip. Okay. Sundutin natin ng ganyan kung ayan, kita nyo ganyan lang magtanggal ng kanyang secret cover. Yan, tanggal na. So, ito pa yung isang secret hindi makuha dito tayo sa kabila. Ayan, ayan, disposable daw kasi walang bubuksan, pero pag alam mo kaya mong buksan. Ayan, lagay natin dyan at atin siya. Ayan, ayan, tapos tulak lang ito. Ayan, pag natulak ito lumabas na, hatakin lang. Ayan, ibig sabihin, tulak at hatak. Mag-ingat dahil minsan natilapon yung kanyang spring. Okay?
Ito yung kanyang switch ng kanyang electronic switch. Buksan natin. Dito tayo sa una magbukas dahil nandito yung kanyang wiring. So dito tayo magunang bukas para malapit tayo sa katotohanan. Pasensya na po sa ating pananagalog, ha, kasi Bisaya eh. Ito, ayan. So tingnan natin, umusok daw, tingnan natin, nandito yung kanyang circuit. Ayan, tingnan natin ano ibang sabi, umusok. Kung magawa natin ay okay, kung sira yung filament niya, di pasensya. Ayan, tingnan natin ngayon, lagay natin sa ayun tool. Ayan, yung ito filament ito sa dito sa kabila, itong dalawang wire. Ayan, kahit hindi ito mabuksan, pwede ma-check yung kanyang filament kung buo pa. Okay, so dito yan papunta. Kaya wala naman ibang pisa dan, filament na lang. Dito merong switch, merong electrical, at saka may napansin ako dito, ayan o, kulay green na may kalawang. Ayan o, baka hindi gumagana itong switch dahil marumi. Kaya tingnan natin yan mamaya, pero unahin kong i-check yung kanyang filament or yung kanyang heating element kung buo, dahil sayang yung panahon, oras natin dito pag sira na yung mga filament, pero nag-aayos-ayos pa dyan sa electronics sa parts. So doon muna tayo sa ating filament. So tanggalin muna natin ito, ang kanyang ano, check natin pala yung kanyang linya. Ayan o, check natin yung kanyang linya kung tumatagos ba. Ayan o, okay, so wala. Ibig sabihin, sa linya tayo may problema, no? Yan, yung step by step natin. Okay? So, yan. Parang may idea na ako. Bakit? Dahil umusok na sabi. Kung makikita nyo ito, ayan, may sira, oh. Hindi ko lang napansin kanina. Nagsayang pa ako nang pumasok doon sa loob. Pero, ganun talaga. Minsan, sa pagmamadali natin, lalo na na nagbo-vlog tayo, nagkumukuha ng video, nagre-record tayo. So minsan ay minamadali natin dahil hinahabol natin yung oras para hindi humaba yung video natin. Kaya yun, minsan nakaligtaan nating i-check visual inspection yung ating unit. Kaya yun, nakapunta agad ako sa loob. Pero okay lang yun, at least bubuksan pa rin natin siya kasi titingnan natin kung paano. Pero pwede na rin dito sa labas. Pero check ko lang yung ano, putulin ko na lang kasi wala namang tagos yung wire natin. Kaya ito na lang. Baka sabihin nyo, pinahaba pa, nasa labas lang. Hindi naman tayo perfecto. Kahit sinong tao ay magkakamali din. So check natin yung kanyang filament. Ito, iniwan ko siya dito sa kabilang linya na sa, gagawin kong common line para i-check. Ito yung line 1 at line 2 ng ating isang filament. Ito, check natin. Meron siyang reading na 100 times 10 equals 1000 or 1 kilo ohms. Yung sa kabila, ganun din, pareha. So, good yung ating heating elements or ang ating filament. At itong naputol na linya, ito yung i-check natin kanina. Ayan, tingnan natin dito. Ayan o, ayan. So wala pa rin. Ibig sabihin yung wire niya yung sira. Okay, minsan ito hindi rin kumukunik. Okay, tigas ulit. Ayan, wala rin. Okay, isang linya lang meron. Baka maputol din sa gitna. Hanapin natin. Minsan kasi may bukol. Ayan. So wala. Sira na tong wire. Okay. Kung iyong mapapansin, meron tayong dalawang kulay.
Yung blue, kulay blue ay meron connection. Yung kulay brown, ito, kung kulay brown ay wala. So, ang isang technique dyan, dahil sayang naman itong wire, baka may puto lang na maiksi, kaya itong gagawin natin. Hilayin natin ito. Ayan, hindi mahila. Yung kabila, yung brown, kulay brown, hilayin natin. Ganyan, ayan. O, kung makikita yun, merong putol. Ayan o, may sunog. So, susukatin lang natin yung kanyang haba. At magputol tayo ulit ng ganong kahaba na wire. Okay. So, again, babalatan natin. At tingnan natin kung ayan o. Ayan. O, ito na. Ayan na siya. So, hindi, huwag muna natin balatan itong ating kulay asul. Yung para hindi tayo malito, dito lang tayo sa kulay brown. Ayan, kulay brown. Ayan o. Ayan. So, ayos na. Dugtong na. Buo na pala. Hindi dugtong, buo na. Kasi yung Tagalog ko mali-mali. Ayan, yung kulay blue, zero. Yung kulay brown is zero din. So, dugtong na lang natin. So, binuksan ko ito, yung kanyang sakit yata. So, importante pala na hindi pwede nating pwede rin nating idirekta na makapasok sa loob, tanggalin na ito. Pero mas maganda kung nandito pa rin ito. Kasi umiikot-ikot siya dahil meron siyang contact dito tsaka dito. Ganon din sa kanyang sakit. Ganyan. Kaya umiikot-ikot siya kahit anong angle pwede. So, mahalaga pa rin na nandito ito. So, ang gagawin ko na lang dito ay dito na lang ako magdudugtong sa labas. Nalinis ko na yung switch. Nalinis ko na yung circuit. Na-check ko na yung switch. Full contact ay yung tatlong selection niya. So, susubukan ko na lang na maibalik ito dito. Sa technique pala ng ating pagdugtong, mga kaibigan, sa paggawa natin ng dugtungan, huwag nating ipantay silang dalawa, kasi pag naputol yon, mag-i-spark ulit yon. So ganito, mahaba yung isa at maikli yung isa. Ganon din sa kabila, yung blue naman yung maikli, yung brown naman yung mahaba. Para sa pagdugtong ay pag sumayad or naputol yung pagdugtong ay hindi sila tatama at walang spark. Okay? So, kukuha tayo ng ating pangbalot na shrinkable tube para safe. Ito, meron tayong na-order sa online na shrinkable tube na iba't ibang sizes. At kukuha tayo ng pangbalot dito sa labas at pangbalot dito sa loob. Kapalan natin damihan para safe si customer. Okay, so pipili muna ako. Ito na, nadugtong ko na at may balot na shrinkable. Pakapalan na lang natin para maging matibay siya. Damihan natin ng shrink. Lang, tapos ito pa siya para kumapal yung gawa, hindi lang yung mukha, kasi pag makapal ang mukha, magiging kalabasan ay walang hiya. Pero dito kakapalan natin hindi yung mukha, kakapalan natin ang ating balot. Ayan. Yan o. Tuwang-tuwa si classmate. Ito na. Patibay natin. Ayan o. Dami kong nilagay, classmate, ha. Ayan. Yan o. Ayan. Parang original yan.
classmate, you know. Kita ba? O, kita. Sumagot ka naman, Andy. Kasi hindi mo tinutulungan si Dodoy. Kita ba? Kita nga. Ay, salamat. Kita. Yan o. Ayan, classmate. Magkasama kami ni Dodoy. Kamusta ba, Dodoy? Kita ba? Kitang kita. Ayan. Kasi magmumukha tayong yan. Tapos lalagyan natin, dahil nakabalot na siya, lalagyan na natin ngayon siya ng yung ating pambalot ay safety na yon, makapal na yon. So lalagyan ko na lang siya ulit ng pang pakapal. Kasi buhay yung nakataya dito. Dahil humahawak dyan si customer o sino mang may mag-ari ng gamit na ito ay or gagamit ng gamit na ito ay hahawakan niya dito sa may area na ito at may posibleng mapasok siya or makuryente kung hindi natin siguraduhin ito. Maliban sa ating shrinkable tube na binalot dito, meron pa tayong ibabalot na stick glue or ano yan, glue stick. Kasi nagdedebate kami. Hindi ba, Doy? Ang tawag dyan ay stick glow? Hindi. Glow stick yan. Glow stick. Glow stick yan, maniwala ka. Hindi. Stick glow yan. Stick glow o glow stick. Pareho lang na may stick at may glow. Okay, bahala ka kung yun ang iyong paniwala. Okay, nakapalan ko na yung balot ng ating dinugtong. Hindi ko lang kinapalan ang mukha ko kasi magiging wala akong hiya. Okay, ganito ako gumawa. Sinusiguro ang kaligtasan at aray ko, napasok pa ako. Sinisiguro ko yung kaligtasan nyo, pero yung sarili ko, hindi ko naligtas, napasok ako, aray nako. Papatuyuin lang natin tong stick glue na to. At habang hindi pa siya tuyo, na malambot pa, gumagalaw pa, or flowing pa siya, ginaganyan-ganyan ko siya. Parang pumunta doon sa taas or baliktarin naman natin habang malambot pa para bumalik at maging makinis. Pero hindi lang ganyan, ipinakita ko lang kung paano ko balutin kasi lalagyan ko pa yan ng electrical tape. Papakita ko na lang mamaya pag matuyo na to. Okay, ito na tayo. Natapos ko na siyang malagyan ng glue stick. Binalot ko ng electrical tape at nilagyan ng glue para hindi mabaklas yung ating electrical tape. So, ang ginamit ko dyan ay shrinkable tube, stick glue, electrical tape, at super glue. So sa dami na ginamit ko na pangbalot dyan, siguro satisfied si customer dito dahil mas pinatibay pa natin yung kanyang balot dito kaysa maliit na or manipis na balot niya. Okay, so tapos na tayo.
At testing na natin yung kanyang operation kung okay na. Plug na natin. Ayan, na-plug na. At ayun, umilaw na siya. Nasa 200, nasa ano. Tapos ito, naka-power standby. Yung ilaw na pula, hindi ba makita? Ayan o. Ayan, tapos switch natin dito. Ayan. Hindi rin makita yung isang ano. Ayan. So yung ilaw niya ay hindi makita. Ayan, kita na. So off na natin. Ayan, naka-off na. Bunutin ko na siya at kapain kung mainit na. Ayan, mainit na. Mainit na mainit. At para makasigurado tayo na inyong makikita ang kanyang temperature para sa ating demo lang, saksak natin, tapos ilawin natin. Hindi makita, hindi rin makita. So ganito na lang. Ayan, kita ba? Ayan o. Kasi ayan. So testing na natin kung meron siyang temperature. Ayan, nasa degree Celsius tayo. Yung ating room temperature sa area natin ay 34.9 degree Celsius. At ilagay na natin dito, ipitin natin. Yan, tumataas. Merong 84, 86. Saksak natin. Yan. Tapos naka-power on standby siya. Yung ilaw, kung hindi makita, naka-power ano na lang itong ilaw. O natin, nasa 200 degrees Celsius. Lagay lang natin sa 180 or 160, pinakamababa. Tingnan natin kung 160 nga. Ayan. Tingnan nyo na lang yung ating monitor sa ating tester. Kung meron siyang 160 degrees Celsius. Ayan o. So 134 lang. Umaakyat. Ayan, umaakyat siya. So okay na yung ating unit. At umiinit na siya hanggang 147. Kasi may electric fan tayo. Tumataas pa rin kasi nakalagay tayo sa 160. No? Tingnan natin kung umabot siya ng 160. Kung tama nga ba yung nakalagay dito na 160. Yun. Lumampas pa nga. 164, 166. No? Habang tumatagal ay hanggang 170. Yan, 172. So, okay na. Malapit lang naman sa katotohanan dahil ang nakalagay is ang sinilik ko. Yung pinili ko ay 100 degrees Celsius. So, lagay natin dito yung ating tester. Yan. So, umabot siya ng 170 mahigit degrees Celsius. Okay. So, okay na yung ating hair planer. Okay. So, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa iyong panonood. At sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Magandang buhay, magandang araw, at God bless sa inyong lahat. At muli, kung bago pa lang kayo sa channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na. Bye-bye!